to stay away from my son? Or were you that stupid to understand that? Ma'am, pasensya na po kayo. Pero wala naman siguro mas... Don't argue with me, because I don't give a damn if you like each other. I won't let my son be with someone like you, someone na anak ng kriminal. Kasalanan naman niya ni Marila eh. Mga agaw siya. Natili, wala akong inaagaw sa'yo. Una sa lahat, hindi naging kayo ni Oliver. Kung masakit yun sa'yo, well, sorry na lang. Kapal din. Ay! Ay! Ayan na lang bang kayo? Dalawa mo naman! Ayan na lang bang kayo? Why'd you do that? Huwag mo siyang ipagtanggol sa akin. Bakit, ma? Kasi lawyer ka? What na, I don't have the right to defend my girlfriend? Sabi ni Manang Sita, may nakita raw siyang isa pang babae. Sinampal ka daw. Sino yun? Mami po ni Oliver. Oliver, we are a family of lawyers. Tapos magdadala ka ng ganong klaseng girlfriend dito, yung may lahing kriminal? Ma, hindi kriminal si Myla! I don't understand why you're being so close-minded. Oliver, sa tagal ko na in my profession, the ones I hate the most are rapists. They are the worst kind of men in this world. They prey on the weak, oportunista sila. They are living monsters who think that women are just bodies and objects for their own use. Nasa dugo niya yung pagiging kriminal. Nasa dugo niya yung lahi ng tatay niya. Ipaumaya mo na lang kasi si Oliver kay Natalie. Total sila naman yung magka-level eh. Na, hindi po sila magka-level. Sobrang baba po ni Natalie kay Oliver. Wala na tayong pakialam dun. Basta gawin mo na lang yung sinasabi ko sa'yo. Bastidin mo na si Oliver, layuan mo na siya. Myla, pupunta nga pala si Dad sa inyo. He wants to apologize in person to you at sa nanay mo. Pwede bang sa ibang araw na lang muna? Medyo may something kasi si nanay lang ngayon. Sige, sige. No problem. Tatawagan ko na lang siya. Okay. Son? Your dad left his phone in the room. Why are you calling him? Tapo! Tapo! Myla. Sir Lucas? Hindi ba nabanggit ni Oliver kung bakit ako nagpunta rito? Naku, hindi niya po ba nasabi sa inyo? Nasabi ang tungkol saan? Bakit? May problema ba? Hindi naman po ganun eh. O, wala pa po kasi si nanay eh. Ah, ganun ba? Teka, sandali lang po ah. Ha? Lola! Lola, nandito po si Attorney Samonte. Hello, Nay. Pauwi na po ako. Eh, kasi nandito yung tatay ni Oliver. Sa attorney. Eh, wala tayong masarap na pagkain. Ay, Nay, malapit na po ako sa bahay. Bumili ka na lang kaya ng masarap na tinapay. Oh, sige po. Titingnan ko po dito. Dadaan po ako sa bakery. Thank you. Ikaw naman, magpapasama ka lang pala dito sa coffee shop. Tinawagan mo pa yung dad mo. You could have just told me. Oh, ma'am, kala ko kasi busy ka eh. Son, I'm never too busy for you. And besides, may imi-meet na naman ako dito. Ah, client niya po? No, a common friend. Okay. Hi, Tita. Hello, Natalie. Oliver, hi. Siya nga pala, may dala akong prutas para sa inyo. Nag-abala po kayo. Wala yun. Salamat po. Oh. Akit na lang po muna tayo. Sige, oo. Oh. Ah, pero Myla, sandali lang. Gusto lang sana ako sabihin sa'yo. Gusto ko lang malaman mo na gustong-gusto kita para kay Oliver dahil alam kong mabait ang puso mo. Kaya nga sa totoo lang, nahihiya ako sa nangyari doon sa ginawa ng asawa ko sa'yo. Ayos lang po yun. Sanay naman po ako sa ganun. Alam mo, Myla, hindi naman basta-basta lang yun. Dahil una-una, that was unfair and uncalled for. Lalo na nung pati yung personal mong background ay dinadamay pa niya. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi naman importante sa akin kung saan ka galing, kung sino mga magulang mo, o kung ano man ang naging kasalanan ng magulang mo. Kung ano man yun, hindi mo nakasalanan yun. Salamat po. Kaya nga gusto ko makilala yung nanay mo eh, dahil pinalaki ka niya ng maayos. Speaking of my nanay po, andyan na po siya. Si Lucas, nanay ko po. Si Attorney Samonte.
Alam mo, pagpasensya mo na ibang mga tao, ha? Talagang ganyan, mga walang magawa sa buhay, eh. Hindi ko naman ako iniintindi yun. Sanay na ako, eh. Mas marami pa mga masasamang nangyari sa buhay ko. Dapat kasi bigyan mo muna ng chance si Myla. If you get to know her, if you get to know her, malalaman mo na anak siya ng rapist. Ito na gawa ko. Ay! Sorry, ah. Nandulas lang. Siya pala ang nanay mo? Oh. Nay, siya po yung daddy ni Oliver. Apo. Kayo po pala yung daddy ni Oliver. Apo, Miss Montenegro. Parang namumukaan ko po kayo. Magkakilala po kayo? Tama. Ikaw nga yung lalaking yun. Oo, Myla. Nagkita na kami ng daddy ni Oliver. Naalala niyo po ba? Ako yung pinagtanggol niyo dun sa lasing na babae. Miss, sa ibang bagyan? Akin lang, ayan. Kayo, mga lasing pa kayo, ah. Kung gusto niyong maglasing, doon kayo sa bahay niyo. Whatever. Grabe itong mga to. Miss, yung bag mo. Opo, naalala ko. Kayo nga pala yung Miss Montenegro. Maraming salamat po ulit sa ginawa niyo. Wala ho yun. Kahit sino naman ho nanundo sa posisyon ko, eh, sigurado ganun din ho ang gagawin. Ay, hindi ho kahit na sino, attorney. Eh, malayo na ho yung narating ng siyensya, pero marami pa rin taong walang konsensya. Ano ho palang sadya niyo dito sa amin? Gusto ko lang ho sanang personal na humingi na apology ho about dun sa nagawa ng asawa ko si Imelda sa anak mo kay Myla. This looks like a setup. That's because it is. I'm setting you up with Natalie because siya yung bagay sa'yo at hindi si Myla. Tita. Oliver. Have a seat. Yes! Come on. Okay. Bye, Natalie. Oliver! Hey! Oliver, come back here! Well, I guess he still doesn't like me. He'll come around. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman na naging si Myla pala siya si Oliver. What happened to your arm? That's courtesy of Myla's grandmother. Hindi lang tatay ni Myla ang masama, tita. Well, you're always looking out for Oliver. Kaya nga ikaw yung gusto ko para sa kanya. Eh, hindi ho ba dapat yung asawa niya yung humihingi ng tawad kay Myla? Hihingi lang ho kayo ng tawad kung kayo yung may kasalanan. Ayos lang ho ba kayo, Atty. Samante? Eh, parang nanginginig ho kayo eh. Hindi ho. May pagkapasmado lang ho. Pasensya na po. Oh, Nay. Kasi takutin si attorney. Nagkusaglob lang ang pumunta yung tao dito para humingi ng dispensa. Ano ka ba? Ano ho ba talagang problema ng asawa niyo sa anak ko? Eh, yun nga ho yung madalas na pinag-aawayan namin ng asawa ko. Sa totoo lang ho, eh, napakabait ho nitong anak niyo si Myla. Kaya kung tutuusin, talagang hindi ho ako tutol kung sakaling liligawan siya ni Oliver.
Pero yung asawa niya hututoy. Kaya nga inutusan ko na po to si Myla na base din na si Oliver eh, para wala na pong problema. Ginawa mo na ba, Myla? Eh, Aling Honay, mawalang galang na lang ho, no? Pero hindi naman siguro yung solusyon para mahadlangan yung pagmamahalan nilang dalawa nitong mga bata. Kayo na rin ho nagsabi, mga bata pa po sila. Eh, hindi pa naman katapusan ang mundo kung hindi sila magkatuluyan eh. Salamat po sa pagpunta niyo dito. Pero uulitin ko ho, asawa niyo ang may atraso sa anak ko, hindi kayo. Siya po ang dapat na nandito. May iba pa ho ba kang sasabihin? Wala na ho. Salamat na lang sa oras na bigay niyo sa akin. Tutuloy na rin ako. Aling Nalia. Pasensya ka na ha. Walang problema. Sige po. Tutuloy na po ako. Dapat kasi biya mo muna ng chance si Myla. You get to know her. If you get to know her, malalaman mo na anak siya ng rapist. Si Lucas, nanay ko po. Si Attorney Samonte. Hindi pa rin pala nawawala yung latay na binigay sa'yo ng lola ni Myla? Ayaw mawala. Parang si Myla lang. Good thing this sacrifice led to the approval of Oliver's mom. Mother knows best. So now, one step closer and I'm getting Oliver's love. Ay, nako. Hi! Tita! Mom. Hi. Welcome back! Thank you! Mommy. How are you? You missed me? Yes, I missed you. What's going on? What happened to your arm? What's going on? Don't tell me that's one of those consequences of your fights with Myla. Di ba sinabi ko na sa'yo iwasan mo na siya? Eh, ayaw ni nanay. Ayaw din naman ng mommy mo. I don't like where this is going. Oliver, wala din naman tayong ibang pupuntahan eh. Mag-break din tayo. Myla, no. Gusto natin ang isa't isa. Ba't naman tayo maghihiwalay? Kasi nga ayaw ng mga magulang natin. Not that, Myla. He really likes you. Or ma-okay nga lang din sa lola ko na magka-boyfriend ako eh. Pero siyempre si nanay pa rin yung masusunod. Sa'yo din naman, di ba? Mommy mo din yung masusunod. Myla, not always. Listen, we can still be together. What if isikreto na lang natin sa kanila na tayo pa rin? Ayoko magsinungaling kay nanay. Myla, you don't have to lie if there's nothing to lie about. Sige. Salamat, Myla. You made me so happy. Ako din, masaya. Pero Oliver, siguro mas mabuti na munang hindi muna tayo magkita. Dapat lang. Ay. Akin yung cellphone mo. Ako nakakausap kay Oliver. Mommy, wala naman itong kinalaman kay Myla at sa pamilya niya. So? What caused that? A cat. Kasi po yung friend ni Luis, may pet na cat. Nakalmot ako, Mommy, and so yeah. But don't worry, it's okay. It's just a scratch. Well, did you get vaccinations? Did you get rabies shots? Vaccinated ba yung cat ng friend mo? Tita... Maybe. I don't know. What do you mean, maybe, and that you don't know?
Natalie, this is not a joke. You better do something about it kasi kung hindi siya vaccinated, you better get some rabies shots kung ayaw mong maloka-loka. My goodness! Well, you better do something about that. Sort this out para kayong mga bata. Yes, Mom. Why did you have to lie to her pa kasi? You should have told her na lola ni Mylang may gawa niyan. Hindi lalong magagalit sa akin si Mami kapag sinabi ko yung totoo. Hindi mo pa narinig yung sinabi niya. Lumayo na daw kayo, Myla. Nay, hindi niyo na po siya kailangan kausapin. Nakausap ko na po siya. Nabasted ko na po siya. Salamat naman at sinunod mo yung utos ko. Myla, hindi lang naman si Oliver ang lalaking makikilala mo eh. We're gonna keep our relationship a secret. Alam mo, sa totoo lang para sa akin, anak, it's not a good idea. Secrets can eat you from the inside. Alam ko naman yun, Dad. And aamin din kami kay Mom, I promise. At sa nanay ni Myla, it's just, hinihintay lang namin yung tamang opportunity to tell the truth. Sabihin na natin gano'n, eh, paano kung wala pa yung opportunity na yun? Still better to come clean. Sa akin ka maniwala. Alam mo, Oliver, sa dinami-dami ng nahawakan kong kaso, hindi magandang magtago ng sikreto. Sa mga taong mahal mo, at lalong-lalo na sa sarili mo. Thanks, Dad. I'll keep that in mind. Sige, Dad. Excuse me lang, ha? Sige. Sir. Sino yung nakita nyo? Yung nanay nung girlfriend ni Oliver. Yung little person na na-rape noon. Sir, sigurado ba kayong siya yun? Oo naman, Hector. Diyos ko, ilan lang naman ditong... Alam mo na ibig ko sabihin. Bakit inyo alamin muna yung kwento? Kumpirmahin nyo sa kanya kung talaga siya ba yung... Si Onay. Si Onay? Kumpirmahin nyo sa kanya kung siya yung na-rape ninyo. Siya ba yung naging biktima ninyo? Bago kayo magpausig dyan sa konsensya ninyo. Laka, Bessie. Alam mo naman kung gaano ka-sensitive si Tita Onay, di ba? Banding ka lang kasi kay umamin ni Oliver. Gusto ko naman umamin. Gusto kong ikwento sa kanya kung gaano kasaya. Pero alam kong pag nagsabi ako, pipilitin niya lang akong makipag-break kay Oliver. Hindi ko kaya yun, Bess. Mahal ko siya. Pero mahal ko din naman si nanay. Kasi kailangan pa nilang kontrahin kami. Hindi lang sila maging masaya na masaya kami dalawa. Tita, sure naman po kami na vaccinated yung pusang kumalmot kay Natalie. Okay, good. Alam mo naman yung kaibigan mo, minsan hindi pinapaandar ang utak. Imagine to be victimized by a cat. Okay, just tell your mom to pass by tomorrow and pick up her pasalubongs. Will do po, Tita. I love my mom to death. Pero minsan, it's just too much. Ayaw niyang tigilan yung latay ko sa braso. What are you gonna do about that, na ba? Don't tell me, hahayaan mo lang yung ginawa nila sa'yo. I always get even, Luis. At kahit matanda pa siya, babawian ko ang lola ni Myla.
kahit ayaw sa'yo ni Elena, hindi kita pinilit na iwalayan si Elvin. Hindi kita hinadlangan sa pagmamahalan ninyong dalawa. Nay, magkaiba naman po ng sitwasyon. Yung sa amin ni Elvin at yung sitwasyon ni Myla at ni Oliver. Eh, bukod sa bata pa sila, wala naman po silang relasyon na tinututulan ko eh. Yun na nga, Onay. Hindi pa man umuusbo ang pinuputol mo na. Ayaw mo ba siyang maging masaya? Ayaw mo ba siyang magmahal? Ang ayaw ko, Nay, yung danasin din po ni Myla yung dinanas ko kay Helena. Eh, ngayon pa nga lang po na nililigawan pa lang ni Oliver si Myla, nagagawa na ng mami ni Oliver na apihin siya eh. Paano po kapag naging sila? Yung protektahan ko lang po si Myla, Nay. Mas mabuti na po na ako yung makasakit sa damdamin niya kaysa ibang tao pa yung umalipusta sa kanya. Nay, okay lang po. Ako na lang po. Magpahinga na po kayo. Hindi pa ako inaantok. Ako na po na magsasalita. Sorry kung iniisip mo kung na-control ko yung puso mo, ha. Ayaw ko lang naman masaktan ka sa huli. Kaya po na nangyari sa inyo ay Tate Elvin? Ayokong maranasan mo rin yung pang-aapeng naranasan ko kay Helena. Nay, kung magkakaroon po ba kayo ng pagkakataong balikan lahat? Makikipaghiwalay po ba kayo kay Tatay Elvin para lang iwasan si Helena? Hindi ko ipagpapalit sa kahit na ano mga panahon kasama ko si Elvin. Paano po kung si Oliver po yung Tatay Elvin ko? May nauulitin ko. Bata ka pa. Marami ka pang makikilalang iba. Sa ganda, talino at bait mo na yan, marami pang naniligaw sa'yo. Kasing bait lang sana ng daddy ni Oliver yung mami niya. Wala namang problema eh. Kaso hindi. Kaya para sa ikatatahimik natin, layuan mo na lang si Oliver. Nay, alis na po ako. Pinatuloy na ako ni Aling Nelia, Miss Montenegro. Maganda umaga. Hindi pa ho ba naging malino yung usapan natin kahapon tungkol kay Myla at Oliver? Hindi naman ho tungkol sa mga bata ay sinadya ko talaga. Ano pong pag-uusapan natin bukod sa kanila? Tungkol ho sa naging kaso niyo noon 18 years ago. Bakit ho kayo interesado sa nangyari sa akin? Miss Montenegro, advocacy ko po kasi ang tumulong sa mga rape victims. At napag-alaman ako ho yung nangyari sa inyo. Gusto ko lang sanang tumulong at malaman kung naparusahan. Hindi siya nahuli.
ni hindi ko alam kung anong itsura niya. Basta ang alam ko lang, hayop siya. Matagal na hong nangyari sa akin yun, attorney. Gustuhin ko man na maparusahan yung taong lumapastangan sa akin. Hindi ko alam kung saan magsisimula, kung paano siya hahanapin. Kaya pinagpapasadyos ko na lang ang lahat. Akala na ang Diyos umusig sa konsensya niya. So, Myla, you don't have to worry about my dad. Our secret's safe with him. Hindi niya sasabihin kay Mom that we're still together. Pero mali pa rin yung ginagawa natin, Oliver. Sinungaling tayo sa mga magulang natin. Pero Myla, it's either this or maghihiwalay na tayo. And I don't want that. Ayoko din yun. Ayokong makipaghiwalay. Pero hindi pwedeng magtagal itong secret relationship natin. Kailangan din nating umamin as soon as possible. Lalo-lalo na sa nanay ko. Hey, I understand. Kailan ka pa dumating? Pari 2 days ago. Dadaan ako sa office mo mamaya. Okay. Pupunta raw dito si Vince. Tumahimik ka na lang para hindi masira ang magandang kinabukasan natin. Pari, huwag kang aamin, ha? Para hindi sa kulungan ng bangsak natin. Hector, pati si Vince nagbabalik na rin. Hindi kaya talagang mabubulgar na yung mga sikreto natin. Sir Lucas, anong pinag-aalala ninyo? Dapat to matuwa kayo dahil nandyan si Vince. Hindi na ho binubuksan ni Ona yung kaso. Dapat ho, ganun na rin hong gawin ninyo. Kalimutan nyo na yung nakaraan. Hector, wala naman ako ibang ginagawa kundi talagang kalimutan lahat yun eh. Pero hanggang ngayon, yun pa rin yung laman ng bangungot ko. Tsaka pa, paano kung kakalimutan basta-basta yun? Eh, hindi natin alam. Baka mamaya nagkaroon pala ng bunga yung panghalay ko kay Ona eh. Lucas, nanay ko po. Si Attorney Samonte. Alam mo, Hector, nung una ko palang nakita itong si Myla, magaan na agad ang loob ko sa kanya. Hindi kaya siya yung anak namin ni Ona eh. Hello? Hello, Bessie! Yung pala yung kinasusunog eh! Si Tita Onay tsaka si Lola Nelia nasa loob pa! Ano? Bad things are happening to you and your family dahil deep inside, you're a bad person just like your father. Kung ako sa'yo, bro, tigilan mo na yung pag-iimbestiga mo. Eh, baka yan pa yung reason para makilala ka niya. Huwag na huwag mo akong idadamay, hindi mo gustong makalaban. Sa technology naman natin ngayon, halos lahat kaya mo ng doktorin eh. Eh kuya, DNA test nga pwedeng dayain. Parang sinasabi mo na pwedeng mali yung results ng pinagawa kong DNA test ni Myla. Well, it's possible. Magandang gabi po, ma'am. Pwede po ba makausap si Natalie Montenegro? Excuse me, officers. May I ask why you're here? May mga tanong na po kami kay Ms. Montenegro po.